So, paano kayo nagkakilala? Nung nagnegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Nag-courtesy call po. Then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban gayong kayo po ay nanegosyo? Nung panahon na yon kayo ay nasa farm, bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas kamag-anak eh, pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first, ano nyo sa ano, no? Hindi kayo naging official, kahit ano exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the lineups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo? Dahil I understand, kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund. And I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya eh, no? Kasi kung seryoso siya, that mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no, independent. So doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangampanya. He was a poor third doon po sa distrito, no. Nito pa yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala niyo po yung hearing noong 2015-2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country. At nagkaroon po ng, alaala ko kasi yun eh, kasi para sa Bamban din ho yun, meron ho landfill doon. And I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no, ni former Mayor John Feliciano. So hopefully in the next hearing. So ang punto ko po dito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste, no, na pinagbawal ng kanilang Sangguniang Bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makadaan po, makapagtapon ng mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko, parang naalala ko lang yung 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, maari pong pagpasok ni Alice. Hindi pa na kung siya bunga po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na legal, illegal, kinundon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to, dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa pagtakas o sa escape ni ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga opisyal, kung meron man, o mga empleyado ng gobyerno, na talaga umalalay sa kanya. Sabi niya nung, tama, Alice, sabi mo last time, walang tumulong sa inyo na Pilipino, na kayo ay umalis, tumakas. Wala po. At na nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay ang inyong sinakyan ay yate, no? From sa galing sa farm, nag-van kayo hanggang sa port,
Tapos lumusumkay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating nyo po ron sa Shanbian na hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanin yung passport? Your Honor, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, move on tayo. Yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama, natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina, hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano, naalala mo yung bandera? Your Honor, doon sa yacht po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, siguro marina. May marina ba dito? Anybody from marina? Wala, walang marina? Parang kanina nandito. Siguro next, Madam Chair, kasi... yes, Senator JV, baka sa susunod next, at baka huling hearing natin. Pero sige, nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast itanong. Guard. Sige po, tanong ko lang po. Correction, Senator JV, nandito po ang marina. Ayan po. Si Attorney Den Thomas, tama? Den Thomas, andito ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? Siguro sa Coast Guard muna habang inaantay natin. Alright, kung Senator nandito JV nga marina. Pwede naman kayo lumapit dito para sumagot. Dem Redonia, yung sa marina, dapat nandito yata. Sige, makisingit na lang po. Sige, sa Coast Guard, please identify yourself, sir. Thank you, Madam Chair. Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Captain Tanseco. Oo, yes, kasi sana tatanong ko yung marina dito. Because, kasi ayon sa salaysay ni Alice ko, ang ginamit nila ay yate, no? Kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine vessel. Most of them are ang tawag sa kanila ay visiting yacht, no? Pero talagang ang pagmamay-ari po nila ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung ganun halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po 'yon, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi niyo o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, si Alice ko, meron hong, anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Madam Chair, under the Philippine Coast Guard law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon, all merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a flag, foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question nyo po, Madam Chair, Sir, Senator Sir, yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe voyage. Yung pong tanong nyo on the possibility, the Philippine Coast Guard has jury, has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila and would like to submit it sa executive session sa namang po because there are some national security implications po. But I can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor.
And likewise, Senator JV, if I may, salamat para doon, Captain Tanseco, yung sagot nyo kay Senator JV. And we will schedule that executive session or at the very least, presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. Likewise, Madam Chair, take advantage of that no, sa executive session if you can submit. Kasi alam ko, tama, meron kayong tinatawag, nabanggit ko noon, yung AIS. No? Each vessel are equipped with AIS, yung automatic identification system na dapat alam natin saan siya rehistrado at anong make ng vessel. No? I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that passed no? From yung sa Mindanao going to yes, Sabah, sana po ma-submit nyo sa committee. Madam Chair, if I may. Yes po. Yung pong sinasabi natin, good Senator, about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, of course, subject sila to verification, to inspection, but meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Thank you for that, Captain. No? Yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason, probably to evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yate ngayon dito na dumadaong, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting yacht ang classification sa kanila, gayong dito na po sila based. So probably that's another point, but I think we can dig deeper. Baka pwede hong nagamit itong mga local yachts, pero sila po ay foreign flag, no? Pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot, Madam Chair, kasi yung matalagang may kaya, can afford na magyate, mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis. Kaya po, hinahayaan na lang nilang sila for visiting o foreign flag vessel. So, yun po. Hintayin na po natin Marina in the next hearing. Last but siguro itong last, huli na lang po si take advantage, andito na rin po si Ma'am Alice, no? We will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso dito, ilang oras. Siyempre, siguro naawaan ang sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang, kung kayo po tingin nyo sa gantong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Sige po. Your Honor,
I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana po sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. And we will be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga Pogo sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't waste the time, don't waste the opportunity, but yes, Madam Chair, thank you for that. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Ms. Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para... In about 7 hearing na ito, we will move. We still have 7 minutes and Senator De La Rosa, dahil may... But just before that, one quick follow-up question kay Ms. Cassandra. May ifa-flash po akong photo dito kasi... Bitino, yung tanong kanina, I believe ni Senator Sherwin sa inyo, sino nagpakilala sa inyo kay Charlotte? Kilala nyo ba itong taong ito na si Liu Dong? At siya ba? Liu Dong alias Boga. Siya ba ang nagpakilala sa inyo kay Charlotte? O Liye ba yung sinabi niyong totoong pangalan? Chinese name ni Charlotte. Shelly po. Sorry, Shelly. Yes, or Charlotte. Sure. Si Liu Dong ba alias Boga ang nagpakilala sa inyo ni Shelly o ni Charlotte? Mr. Chair, hindi ko po siya. Madam Chair, sorry. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala itong taong ito. Ngayon, naalala mo na ba sino? Kung hindi man itong si Liu Dong alias Boga, naalala mo na ba kung sino nagpakilala sa inyo ni Charlotte or Shelly? Madam Chair, kung hindi po ako nagkakamali, nakilala ko po siya doon na lang sa loob po yata. Saan po? Nakilala ko na lang po siya nung parang hindi ko po sigurado, parang tawag po dito. Nakilala ko na lang po siya as the manager of the nung nag-rent po sa amin. Sabi mo kanina, nakilala mo siya sa loob. Loob ng? I mean, nakilala ko po siya dahil siya yung manager ng Lucky South po. Si Charlotte o si Shelly ang manager yes, ng po. Lucky South? Yes po. So, sinong nagpakilala sa inyo nung manager ng Lucky South? Wala po akong matandaan right now. Bali, kung hindi po ako nagkakamali, baka pinakilala na lang po siya sa akin nung
mga nagre-rent po doon. Sinong mga nagre-rent yun? Hindi ko na po talaga matandaan yung pangalan, Madam Chair. Alright, so 5 minutes till we suspend, Ms. Cassandra. May question, if you field ko para sa Senate President pro tempore. Mr. Yang Chan Sien, kung yung steel business nyo ay induction furnace na galing sa China, yan ba yung Sanja ba yon? Yan ba yung negosyo ng Sanja, yung steel na gawa ng induction furnace galing sa China? Ms. Caroline. 请问那个你的三强公司他们使用的这些钢铁的技术那个机器就是这种机它有这种机器吗？ 什么？ 你们三强公司使用的机器叫做什么？ 就是那个链。 炼钢铁的机器啊 炼钢铁, yes, it is the steel furnace. It is the steel, or it's the induction furnace. Induction furnace ba? Yes, when you say 炼钢铁, it's like a molding. Okay. Yeah, molding the steel. So yun yung induction furnace na tinatawag. 所以你们的机器就是炼钢铁机器,对吗? 就是用那个废铁下去烧,再炼出来。 Yes, it's the furnace, the induction furnace. All right. Well, for the record, induction furnace yung gamit ng Sanja, yan ang kinikilalang substandard na steel na lumulunod sa market sa ngayon. Yung induction furnace na pinamimigay daw na libre sa China dahil obsolete na doon at para hindi tayo makatayo ng honest steel industry dito sa Pilipinas. Mr. Yang, nasaan ang steel nyo? Yung steel na ginawa di umano sa Sanja. Okay, 所以你们生产出的钢铁现在在哪里呢? 在哪里销售是吧? 现在在哪里,他们存在哪里? 生产的钢铁是吧? 是的。 在那个达古乱三家的仓库里面啊,三家厂里啊。 The manufactured steel right now are kept in the warehouse. 是安 yung warehouse? 那个仓库在哪里? 就是在三家的工厂里面啊. So it's inside the factory of Sanja. Inside the factory of Sanja. Where is the factory of Sanja located? Sanja的工厂在哪里? 在那个达古乱的那个 经济开发区里面。达古兰是什么地方？开发区。达古兰。达古兰，it's in Dakuran。那个经济开发区吧。like the economic development area. Sorry, Miss Caroline, pakiulit. It is in Dakuran economic development area. In the? Dakuran. Takulan. Sino po nagbigay ng permit sa inyo na mag-stock ng steel ng Sanja sa FIBIDEC? FIBIDEC. So, nin ba 这些钢铁存在你们的仓库, 谁给你们这个, 许可证? 我们都有许可证啊, 全部有啊, 熟悉都完整啊。 所以这个, 存在仓库的钢铁, 哪里得到的许可证? 哪里得到的？我不明白，就是说什么存在仓库的许可证啊？就是你们如何把这些钢铁存在你们的仓库里面？我们生产出来，如果没有卖出去，就放在那边啊。所以你们的许可证是哪里得到的？许可证这个就是我。 我们有申请啊，这些不是我去申请的，是那个我们三家的那个有在做这个去负责申请这些办手续的工人啊。 Yes, Ms. Caroline. So it's already included in the all the permits that we have
Even the warehouse permit, it's also included there. No. Sanja is a private company. Fividec is a government facility. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na ang private steel ng Sanja ay pwedeng i-stock dun sa government facility ng Fividec? Sino yung padrino dun? So, hey, 你们在这个 Fividec 这个仓库, 您知道这个 Fividec 的仓库吗? 这个是政府拥有的这个地方，所以你谁给您这个许可证， 让你们把您的公司的钢铁存在这个仓库里面？ 因为我们三家是给 BBD 租那个地来建的啊，我们三家的工厂嘛，是给那个 BBD 的。 Yeah, because this area by Fividec is the one that we rented. Mm-hmm. Rented, so that's why we are allowed to put in our products there. No private company can rent a government facility, ganyan-ganyan lang. Sinong kausap nyo sa Fividec para pumayag na i-rent nyo yan or basta ma-stock nyo ang steel produce ng Sanja sa Fividec? Sinong kausap ninyo? Sinong kausap ng Sanja sa Fividec? Okay. So, ay, 你们在 Fividec 的联系人是谁? Fividec 的联系人? 我们都是那个一个叫东海的那个他懂得英文的那个在跟 BBD 的在联系啊。 他叫什么? 叫东海，东海，你叫做东海。 The name of the person that I'm communicating with in Fividec, who knows how to speak English also, it's called 东海. 东海, Chino siya o Filipino siya? 他是哪国人? Madam Chair, 中国人。 Yes, Senator De La Rosa. Maybe next hearing, Madam Chair, can we invite the, how's that, the manager or the chairman of Fividec? To give us enlightenment on this. Baka parang locator yung ginagawa nila, parang locator yung mga kumpanya dyan sa loob. Alright. Tanungin natin, Madam Chair, imbitahan natin. Sino po ang manager o chair na ngayon na ating iimbitahin? Noon, alam ko, retired general yan eh. Retired general ng Armed Forces, pero I don't know ngayon kung sino ng bago. Alright. Pibidik. Thank we will you, do that, Senator De La Rosa. And before I recognize the majority leader, two matters urgently. Mr. Yang, imbitahin namin next hearing yung manager or chair ng Fividec, either retired general or kung sino ngayon ang manager or chair. Dahil sa tingin ko rin, siya yung kausap nyo para makapag-stock ang isang private company sa isang government facility. And then, sa pending matter ng executive session, actually, we have a room available, pero pumasok din yung request ng counsel ni Guo Huaping na si Attorney David, who is also a resource person na sa next or last hearing na lang. So, kaming, and Majo, just to update you, kaming mga members ng committee, ready kami to go into executive session now. We have a room available, but in a way, it's also partly your call, no? Handa ka na ba ngayon or sa susunod na hearing pa? Pero ngayon na sana, Miss Alice, Guo Huaping, ako naniniwala ako sa timeliness ng mga bagay-bagay. If I may, yes, kung maaari po, Majority Leader, I'd just like to make a brief closing remark before we suspend, and then unless may violent objections, mag-move into executive session na po tayo. Tony Yang, alias Antonio Maestrado Lim, real name Yang Jianqin, has made many stunning revelations. He admitted that he is a Chinese national who co-opted a Filipino identity to establish businesses here. He admitted that he was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. He admitted to having no boss and being the boss of his businesses. Ang problema, at least one of those businesses involves a pogo connected to Bamban with its own slew of illegal activities.
hindi lang negosyo ang patago nilang tinatayo dito. Sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapasakamay. Zhao Chi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Lagindingan Airport. It appears that Pogo influence has taken hold in the local governments of Bamban, Porac, Sual, and possibly Homalig. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito. At lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. I had hoped that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Again, Ms. Sheila Guo, your contempt citation is lifted. I'm informed that the court sheriff is here to serve subpoenas to Cassandra Ong for human trafficking and Guo Huaping and Zhang Mir for money laundering. The OSAA is instructed to extend the necessary assistance. This hearing, May we ask from the Honorable Chair, Majority Leader. If we're going to proceed with the executive session, because I've made likewise, as per your request, during the last hearing, I made available the adjacent office, which is a few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority Leader. So it is the pleasure now of the committee to have the executive session, or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Ms. Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Your Honor, Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and possibly next last hearing na lang natin. Wala ba yung council nyo rito? Nasa Cebu po sila. Darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Si attorney ko, hindi nyo ba council? Partners po. Apo. Sinong council? Council. Ni-request ko po si Attorney Stephen po, tsaka si Attorney Avisado po. Attorney Avisado and? Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator, let us inform the resource person that whatever is being, will be taken up during the executive session, hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan, kaya huwag kang mag-alala. Hindi kami mga traitor. Kung ano pag-usapan nyo sa loob, sa amin lang yan, for the consumption of this committee. Kaya huwag ka mag-alala din. I'm worried kung bigyan pa natin ng next chance. Madam Chair, baka lalala yung sakit niya, magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, masabuti ngayon na, nandito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us use this opportunity. The Chair adds her advice to that of Senator De La Rosa, Guo Huaping. Napapanahon na eh. Nandito na yung lugar. Ni-reassure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa or may nagtsaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin nakakaintindi naman, you may ask attorney ko and your other counsels here present to consult
with Attorney David kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity and Madam today. Chair, Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Pwede rin natin pa-assist sa'yo, Ms. Alice, yung mga doktora at doktor doon. Opo. So, muli, anong say niyo? Go hopping. Madam Chair, okay lang po na makausap ko lang po siya glit si Attorney Stephen David. Please do that. Opo. In the meantime, habang iniintay natin, ipapapirma namin, Mayor Kalugay, sa inyo itong waiver of confidentiality. So, Page, sinong mga... Yes, ma'am. Salamat. Abot kay Mayor Kalugay para ngayon pa lang meron na po namin kaming signed waiver of confidentiality. Ito po yung sa... Ito po yung sa bank accounts na pinag-usapan nyo kanina ng aking mga Opo, colleagues. Opo, Madam Chair. Salamat, Mayor Kalugay. Alright. Yes. Sa iba pang mga resource persons at iba pang mga tao na nasa hall, you may leave now pending yung final decision po namin kung itutuloy yung aming executive session. So, maraming salamat po sa ibang mga resource persons. So, yes, the chair reiterates, ang wish ko rin sana ay ituloy na natin ang executive session. Di ko pa eh. Ah, na-suspend ko na ba? Yes, I suspended already.